nasan ka mang corner dyan, nasan gano'n man kaliit yung contribution mo in a project or in a whole process, matters. There's a reason why you're there. And you have to give it your all. You have to do your best. Kung saan tayo ay magkakwentuhan, magchichismisan at magkukudaan pa rin mga kauda about life, adulting, career, love life, kaparahan at kung ano-ano pa. I'm Jazz and I'm your forever kakuda serye host season 2. Guys, season 2 na ng kuda serye. Kamusta kayong lahat? Happy New Year! Merry Christmas! Nagdaang bakasyon ng December at ako rin po ay nagbakasyon mga kakuda. Kaya tayo ay nawala ng mga episodes. Pero ito nga, nagbabalik na tayo for another season. At again, thank you sa mga sumuporta sa kuda serye noong 2020. Dahil naisipan ko lang naman talaga itong kuda serye. Dahil sa pandemic. At hindi ko naman din akalain na yon magtutuloy-tuloy siya. At nakatulong talaga siya sa akin para makakope pag minsan nalulungkot, nakikipagkudaan lang with friends. At for season 2, syempre makikipagkudaan pa tayo sa mas marami pa nating mga kaibigan, mga kakilala. At gusto ko for season 2 ay mas bongga, mas informative. Pero alam mo yung masaya pa rin. Pero yung may pulot ka pa rin every episode. At ito na nga para maging pioneer para bumungad sa ating 2021 ay isa na naman pong college friend na naging close ko na rin talaga ever since. Dahil, sige, ako na magsasabi sa inyo kasi mamaya sabihin niya bigla-bigla dito. Ayun, siya ang aking college crush noon po, noong college. O sige, pakwentuhan natin yan dito. O, charot. Brian Badong! Welcome to Kuda Serye, pasok! Hello! Yan po, James Reed siya ngayon. Happy New Year! Happy New Year! At magandang hapon sa lahat ng Jasters. Wow! I mean, depende kung anong oras sila nakikinig, kung umaga. Magandang araw. Lalo na yung sa mga nandini sa Batangas. Ayan. Kami po ay Batanggenyo. Batanggenyo. Just thank you for guesting me. Yes. Hindi kasi ako masyadong nakaka-pressure yung ano. Kailangan mas bongga. Hindi, ko lang yun. Hindi, kasi si Brian. Oo. Si Brian for season 1 talaga to. Nakapila na siya. Pero medyo busy po siya sa mga may mga nabali. May mga aksidente. Kaya sabihin natin may mga butong na bali at na-opera. Ayun nga, kaya sige, sabi ko, te, promise mo sa akin, ikaw ang aking ato, ha? Episode 30, season 2, episode 31. Thank you. O, te, kamusta ka naman? Anong mga ganap sa'yo? Mga ganap sa'yo? Gusto ko yung sobrang Batanggenyo mo bigla. Sabi ko nga gusto mo Batanggenyo. Kasi, oh, sige, sige. Batanggenyo ka naman. Oo nga. Para iba naman, di ba? True. Iba naman ang mga kwentuhan din eh. Kamusta naman diyan? Nagaling na. Gawa, di ba, November 14 yung aksidente ko. Oo. Tapos, bedridden ako for ano? Mga a good 1.5 months. As in? Na nasa, nasa kama lang ako. Tapos, yung pala, matagal kasi pala ang recovery talaga ng buto. Kasi it takes time bago pagdabali. Mag-heal. So, sinabi natin na, so, na-accidente po ako, mga ka-juster. Oo, na-accidente siya. Nabalian po ako sa paa ng buto dito, saka dito. Mm. Pero sa paa, yung paa na ikaw. Sino may kasalanan? Ako. Sumabay pa nga po sa COVID patient sa ospital. Ayan, deliks pa naman. So, lesson number 1. Ano? Anong lesson na natutunan mo doon? Don't make stupid decisions. Guys, alam niyo yung ano, madami itong ano, quotable quote si Brian. Di ba, unang ano pa lang, ilang few minutes pa lang meron na siyang quotable quote. Pero te,
ayun nga, sabi mo ay nandyan ka lang sa kalatagan. So, ever since pandemic, nandyan ka na, hindi ka na lumuwas ng Kamaynilaan. Oo. Since ano, simula March 14 yata yun. Saturday yun. So, hindi ko makakalimutan kasi March 12 was Thursday. Tapos dun dineclare ng World Health Organization na pandemic na ang COVID-19. Mm-hmm. So, syempre, lahat naman tayo nakatutok, pero especially sa workplace ko, kasi nasa ano kami, employee benefits consulting business, ano kami sa business na yun. Mas ano kami, yung information namin talagang nagagaling sa global office, ganyan. Mm-hmm. And, kung lang may chismis pa lang nakukuha alam namin. Alam mo na, so, bago pa ma-declare na pandemic, na may idea na kami na magiging pandemic na ida-declare siya. So, that day pa lang, ito sa Thursday. in my mind, no, nag-decision na ako. Sabi, okay, bukas, Friday, magpapasundo na ako. Next week, bahala na. Pero kung hindi okay, magsistay ako sa kalatagan. At wala fire me. Fire me. Pero hindi ko i-risk yung safety. So Friday, sinundun kami ng tatay ko. Tapos, na-announce yung lockdown. Night of Thursday. Gabi ng Thursday na-announce yung lockdown. Tapos Friday, nasundun na kami. Then Friday night, naka-lockdown na. Nandito na sa Batangas. Wala na luwas. Tapos, wala hanggang ngayon. So yun, talagay mo kanina yung na-office nyo. Ay, bakit? Ano bang line? Alam mo, lagi tayong, pag nagkakasama tayo, parang bihira na lang din kasi natin pagkwentuhan yung mga work. Like yung super detailed about yung work. As in, dito ko nga lang din sa Kudaserya nalaman yung ibang mga ginagawa din ng mga tao, kahit kaklose ko, ganyan. So, ano, sa anong linya ka ng ano? Linya! Pero tama nga kasi parang ang nature ng mga conversations, mga topics, is experience ko din, no? Pag may meet ko yung college friends. Kasi, I mean, admit it or not, ang work kasi I work, di ba? Yes. Lalo na kapag high pressure, stressful, parang pag lumalabas ka, ayaw mong pag-usapan siya. So, I think yun yung reason bakit kahit frequent naman tayo, relatively regular naman tayo nakikita after college, hindi tayo masyadong nakapagtanong ano ginagawa ko, ganyan-ganyan. Kasi we wanna leave it sa office muna. Pero, to answer your question mo, ay nasa ako ng linya ng work. Okay. Nasa ano ako? Nasa consulting, ano ako? Nasa consulting business ako. So, nasa isa akong broker. Nasa isang brokerage firm sa Philippines na ang business namin ay magbibigay kami ng consulting and advisory services sa mga company dito para sa mga insurance needs nila. So, it could be yung typical insurance ng building, insurance ng fleet ng mga kotse, insurance sa mga cargo. Pero sa end ko, so may dumaong motor. Sa end ko, merong, ang focus ko ay sa employee benefits. So, yun yung mga health insurance, life insurance, mga travel insurance, gano'n. So, mga kliyente ko, mga HR peeps, gano'n. Mga HR. So, mga companies, tapos yung mga kailangan nilang insurance benefit. And even kahit hindi insurance benefits, tumutulong kami to design. Nagbibigay kami ng advice kung ano ba yung dapat ibigay mo, ano yung dapat limits, yung mga ganyan, ano dapat yung classification, for example. Tapos, tinutulungan namin sila maghanap ng mga insurance company na pwedeng hindi pala mismo kayo. Alam, teka lang ko dati, ikaw yung nasa insurance. Basta sabi ko, si Brian nasa insurance. Pero, nandun ako, nasa industry ako na yun. Pero, nandun, parang kumbaga, nasa middle. Middle man ako. Nasa intermediary ako. Pero, ang rinirepresent ko, mga clients ko. May ano, agents 101, insurance intermediary. Oo nga eh. I think familiar ka naman, di ba? Ang daming ngayon, Sun Life Agent, True Life Agent, yung mga, sorry, nagbabagay tayo ng mga companies. Pero mga, not sponsored. Not sponsored. Yung mga agencies sa mga life insurance company. Yung mga agent nila, nire-represent nila yung insurance company.
So they look for clients. Yan nga. So ina-unlock nila tayo ng insurance ganyan. So they look for clients, pero they can only represent one insurance company. Whereas kami, as a broker, ang nirepresent ko, kliyente ko. So ako yung consultant ng kliyente ko. So hahanapan, ang baliktad siya, hahanapan ko naman siya ng, okay, itong kailangan ng kliyente ko. Bidding, di ba? Sa mga insurance companies, sino pinaka makapagbigay ng pinakamagandang price, pinakamagandang terms, pinakamagandang service, yun. So, in effect, nagiging client din ako ng mga insurance company. Oo. Kasi yes. I represent my clients. Ngayon ko lang na-gets yung trabaho mo. Thank you for... Ilang years ka na dyan? Sabi sa'yo. Oo nga eh. Ilang years ka na? 7 na, noong September 2020. So going 8 na this year. Pero yung first job mo, ganyan din yung ano, nature? Yung mga nauna mong trabaho? Ano, ang first job ko ay I was a management trainee sa isang insurance company. So siguro, tatry mo ba't ako napunta doon from a different background. Ayun pala. Yung nga sa ano kung sana isisingit na since hindi ko nabanggit kanina na parehas tayo ng course, DevCom work. So, mostly yung mga DevCom, katulad ko, nasa comms, information, ganyan, marketing. Pero ikaw yung napunta dun sa insurance, ganyan. Medyo napalayo. Business, napalayuan. So, ayun nga. Dahil nag-start yun dun sa una mo, o gusto mo talaga yan? Yung sa first job. Ano, so, ang story nun, nung college tayo, di ba, my third year, sa DevCom na parang ang dami nating elective. So, parang, ano, parang first, second year pa lang, iniisip ko, and actually even before going to college, parang iniisip ko, gusto ko corporate job. Kasi ang naalala ko, ito talaga dream ko nung bata ako. Sabi ko, gusto kong profession. It's a profession where I have one, a cellphone, company-provided cellphone. Two, company-provided computer. And three, company-provided car. Sabi ko, yung pag iniisip ko, thinking back dun sa younger years, parang yun yung nai-envision ko for myself. I work in a tall building sa Makati or Alabang, and I have those things, di ba? Mm. Parang ganun. So parang somewhere in marketing, parang ganyan. Siguro marketing, gusto ko maganyan marketing. So nandun, nag-stay yun from first to second to third year ng college. So that pagdating nung third year ng college, when we were about to choose yung mga electives natin, nag-focus ako sa business and economics. So, kinuha ko mga economics electives, marketing electives, accounting electives, mga ganyan. So kasi nga, parang feeling ko, doon ako pupunta. Earlier kasi, in the application ng mga internship, pero nagpasa na ako sa Ayala. Kala ko, Ayala Group Summer Internship Program, ganyan. So, pasa ako, okay, try. Tapos medyo matagal silang sumagot. Nakuha ko na yung slot dun sa NGO for internship. Nung sumagot sila, tapos they invited me for an interview, ganyan. So napunta ako sa Manila Water. Under the Corp Com. By the way, isa sa mga batchmates natin ay matagal na rin sa Manila Water ngayon. Shout out, John Miranda. Hi! Hello! Hi, Joanne! Ayan, so napunta ako sa Corp Com ng Manila Water. Tapos it was a very, maganda siyang internship program kasi although assigned ako sa Manila Water, it was one of the business units ng Ayala. Every Friday, meron kaming convention. Kunwari, this Friday, pupunta kami sa Globe, and then we learn about Globe's business. Then we go to, the next week, we go to BPI, and then we learn about BPI's business. So, ang dami mo nakilala doon, mga kabatch natin, mga kasing edad natin na into business talaga, like yung mga business school sa ng Ateneo, ng Diliman, mga USD, ayun. Doon siya naman. So, parang lalo pa akong, okay, parang ito talaga yung gusto ko na puntahan, no? Pagka-graduate. So, pagka-graduate ng college, bilang napasama ako sa what they call yung AGSIP, Ayala Group Summer Internship Program, nasa database na nila ako. So, nung nag-apply ako sa BPI, parang mabilis lang akong naka-shortlist, ganyan. Tapos, ang natutunan ko doon sa application, job application, di ba yung time natin, tanongan tayo, ano ba ina-apply mo na dyan? Ang target ko talaga noon was to get a management trainee na position. Mm-hmm. So for those that don't know, ang management trainee
position kasi, parang fast track siya na program. So they typically get fresh graduates from universities. Tapos ititrain nila for a period of time. For example, sa BPI noon, 6 months yung training. Mm-hmm. Merong 2 years sa Globe. 2 years, ganyan, actually 2 years. So yun yung target ko. Kasi gusto ko mabilis yung progress. Siyempre, kasi medyo ambitious tayo na tao. So yun yung tinarget ko. So may opportunity ako noon to go into a sales management traineeship sa BPI. Mm-hmm. So that was my first option. And then the other option, the second option was a management traineeship in an insurance company. Mm. So, ang decision making process ko nun ay, una, syempre, isipin ko brand, di ba? Yung company. Kasi, syempre, lahat sa magandang brand. Kasi, good brand means good opportunities after. O kaya, good pay, good benefits, ganyan. Second, syempre, salary. Kasi, kailangan nating mabuhay. Mm-hmm. And then third, syempre, quality ng training. Syempre, hindi mo naman gusto, nandun ka to learn, di ba? And to prepare for the future. So, gusto mo maganda din yung training na makukuha mo. Mm-hmm. So, I weighed yung mga options, considered yung mga factors, and I decided to go doon sa second option, which is an insurance company. Kasi, sa brand, medyo talo siya nung BPI. Shout out to BPI. Anong insurance company? Medyo talo siya, pero... Pila? Nalimutan ko. Pioneer. Ah, Pioneer, yeah. Pioneer, ha. Pero? So first, pero parang, na yung dalawang factors, natalo siya. Kasi yung pay, mas okay din sa Pioneer. Okay. That's the truth. Oo, oh, naman. Mas okay doon. So, tapos, second, sa Pioneer, parang ano lang kami, parang tatlo lang kaming ititrain. Whereas sa BPI, parang nasa 30 kami. So parang sabi ko, mas may matututunan ako if it was a small group, di ba? Mas pure, mas tutok. So I decided to go doon sa second option ko. Siya, management training sa insurance company. So it's a tough yung ano no, yung management training. Mabilis siya pero it's tough. Tinetest na nila talaga kayo, very valid and all. So Pioneer, I spent a year pero hindi ko na-pass yung program. After 1 year I failed. Two years. So I failed yung first year ko doon. Tapos meron ako doon department kasi parang as a management trainee, you go around eh. Different business lines. So that's why I get to learn there what micro insurance is. So FYI na rin, micro insurance for everybody is insurance, is retail insurance para dun sa mga masses, di ba? Kasi individual, honestly, mahal lang insurance, di ba? Mahal yun. Sometimes na-afford lang dun corporations, tapos yung may mga stable na job. So micro insurance answers to the demand of yung mga sa masa, farmers, fisher folks. Ganyan. So that's where I started. Medyo linked din sa background ko. Kasi when they learned that I had the background of development communication, and I told them what I, you know, what we did in college, ano yung training natin sa college, the leader of microinsurance specifically asked for me to start dun sa department niya. So that's dun ako nag-start. And yun talaga yung pinakamagandang experience ko. At the same time, I was somehow applying yung ano natutunan natin sa development work, and natutunan ko yung business, diba? Parang it's both worlds combined dun sa stint na yun. But then I get to rotate to aviation, so I learned about airplanes and choppers, mga ganyan, mga pero same company, same company, related ka lang sa mga department. Then nagpunta ako sa insurance sa mga barko, insurance sa mga cargo, insurance ng car, mga ganyan. So when I failed the program, I was being offered the position dun sa micro insurance kasi okay yung relationship na mas kaya lang parang syempre as a wide-eyed new grad na ambitious, di ba? Parang medyo may na-hurt yung pride mo ganyan. So parang I decided not to take it, yung job offer.
and explore other options outside. So that's when I applied to, pwede ba talaga mag-bag itong mga company? Ay, mo sila. Kaya mo sila. To ano, San Miguel. Okay lang yan. Ah, okay. I applied to San Miguel. So sa San Miguel, nagkaroon na, I was a sales management trainee din. So I was to become a sales manager in parang few months lang. Kaya lang, I didn't think na it fit me. Parang I didn't think it was where I wanted to be long time na yun, and that's what I wanted to do for my career. So, nag-apply din ako sa iba. And that's when I got my position at Aeon, yung current company ko ngayon. Doon ako, may application ako doon. Tapos parang, apparently, hiring sila for a junior position. So, I went there Monday. Friday, I had a job offer. The next Monday, I started na. Pero nasa San Miguel ka pa nun o resign ka na? Ano na, umalis na ako. Kaya doon ako napunta dito sa kung nasan akong company ngayon. Pero yung... Haba. Oo, napabay resume. Napabay resume. Ang mga gusto mag-hire sa'yo. Kasi nga ako parang wala akong masyadong alam sa corporate world kasi kung alam mo nga, yeah. Alam mo naman na ang job ko lagi parang international or government. Tapos, ayun na, nagtagal na ako sa government na iba-iba. So, yung work talaga sa corporate, hindi ako masyadong aware. Alam mo yung, wala naman akong nakakwentuhan masyado din about ganun. Mm. Na yung detail na parang ganito. Tapos, kung ano lang naman yung nakikita mo sa movies, mga ganun, di ba? Sa series. Pero at least na, pagpunta ko ng Makati, nandun ka pa rin. Kasi parang nung mga unang, alam mo yung mga unang ano, taon, lahat tayo gusto nga mag-work sa Makati. Gets mo? Parang Makati is a place to be. Tapos, kahit hindi ako nun sa Makati nag-work, pinupuntahan ko si yung mga friends ko doon. Tapos nakikita tayo, di ba? Nag-dinner-dinner. Sino? Di ba may pinupuntahan ka doon dati? Sino? Tangina mo. Charot. Pinupuntahan. Ikaw pinupuntahan. Sabi ko na eh. Kunwari ka lang eh. Oo, yun. So, yun, te. Para lang din magkaano yung mga ano natin. Mm. So, ano pala, no, te? Parang, ano ka pa lang as in bago mag-college? Nakikita mo na yung sarili mo talaga doon. Yun talaga yung gusto mo. Kasi ako, hindi ko rin naman nakita yung sarili ko na, gusto kong mag-government. Ganun. Wala naman akong ganun ano nga ako, medyo kung ano yung dumating, akin lang yung tatanggapin ko. Saka, goal ko nga talaga ay mag-artista, charot. So, ayun nga din sinabi ko kanina na ang mga alam ko lang about dyan sa corporate ganyan ay mga napapanood ko lang sa TV ganyan. So, pagdating mo tinong sa position mo dyan, yan na yung ginagawa mo ever since pagpasok mo dyan sa Aeon. Tama ba Aeon? Sa company mo? Aeon. More or less, kumbaga at the core of our role kasi sa business ay yung pagmamanage ng kliyente, making sure that they're happy, di ba? That they get the right advice, that they stay with us, di ba? Kasi nga, consultants kami. So, pwede kaming paltan, pwede silang tanggalin na lang nila kami. They can do it themselves. So, at the core of what we do, ay yung making sure na yung clients namin ay happy dun sa service namin. When I started, I took care of, as a junior ano nun, as a junior broker, I took care of the more admin stuff. So, yung mga implementation, yung mga ganyan, yung mga dirty work. Paperworks, ganyan. Making sure na nami-meet yung timeline, na kinumit. Umasaya asenso naman tayo sa yung na-promote. Yung nakaakyat na ng mga ibang ano. So as you go up sa, syempre yun din naman, di ba, sa bilang mga professional, dapat goal din natin. I mean, there's nothing wrong with staying or sticking in a position, sticking with a position for a long time if it's really what you want to do, if it's really what you're good at,
happy ka doon, fulfilled ka doon, it's fine. Walang mali doon. Actually, one of the things I've learned sa, you know, sa career ko, dito sa company ko, it's parang meron tayong notion na lagi na when we start somewhere sa company or kung ba sa NGO, etc., parang the only successful path is to go to climb yung corporate ladder, so to speak, no? To get promoted, get to a managerial role, get to a leadership role. Parang yun yung notion natin of success. Mm. But ako, I've come to realize, and a lot of people help, you know, for me to realize that hindi ganun lagi ang success. Success is when you're fulfilled with what you do. Success is when you find joy and happiness sa ginagawa mo. And at the end of the day, parang you don't, ito very key to, hindi key to, key, very key. This is key. An indication na okay ka sa position mo at sa work mo is when you don't drag yourself to work every day. If you wake up in the morning and you feel na, I want to go to work, I want to do my job, then more or less, nasa tamang function ka, nasa tamang job ka. Ang inverse naman nun, ang indication na time na for you to leave your job ay kapag when you wake up in the morning and you feel or you think to yourself, shh, bawal na, yes, bleep pa na lang, shit. papasok na naman ako. Gagawin ko na naman to. So yun yung indication na, okay, maybe hindi ka dapat dyan. Diba? Maybe hindi ka dapat dyan. Tayo, parang we're programmed na dapat lagi ang titignan mo sa trabaho yung pay, dapat malaki yung pay mo, dapat malaki yung benefits mo, that dapat pinapadala ka kung saan. But really, as cliche as it may sound, dumadating tayo sa point na ma-realize natin na it's really not just about pay. Although money is very, very important, I won't be a hypocrite and say na okay lang sa akin na mababa ang sweldo. I mean, it's very important, diba? It sustains you, diba? Makes you, feeds you, for example. Money feeds you, sustains your other vocation, your other passion, diba? So, kasi hindi ka naman, you're not your work, you're not your job. You're not just what you do in the office. You also have hobbies here and there. You have vocations, diba, outside of the work. Mm-hmm. And money is important kasi, sa totoo lang, maraming hobby ay kailangan ng pera. Kailangan ng financing. Mm-hmm. Diba? So, but, you know, yun nga, going back to my point, hindi siya as important. Even if you're paid, you know, the highest salary in, you know, amongst your peers, pinakamalaki sweldo mo, pero your job doesn't give you flexibility na magka-time ka to go out and yes, decline. Diba? And ganyan, wala din eh. Ano mo, pero. Diba? As cliche as it may sound, totoo 'yon sinasabi nila, hindi laging pera. Totoo. Na-realize ko din 'yan lalo na nung medyo tumatanda ka na. Tapos kapag yung medyo toxic na yung paligid, parang doon na lang tayo sa same lang naman din yung salary pero less toxic. Edi, less toxic, more time. More time din sa sarili mong ano. Yun din ako din siguro kaya din ako nagtagal din sa government. Share ko lang. Diego. Parang may time ako pa rin. Though may, ano kasi, parang sa government seasonal eh. Para ako, inaano ko yung pag-government, walang ginagawa. Hindi naman, hindi ganun. Mm. Pero, feeling ko seasonal siya. Tapos hindi rin siya sobrang competitive like the corporate world. So, ayun te. Speaking of competition, parang ako kasi yun yung tingin ko sa corporate world, sobrang competitive, sobrang toxic. Ganun ba yung na-experience mo or anong ma-share mo dun? Okay. Tingin ko totoo yun bilang it's a popular opinion. Mm-hmm. It's a popular belief, diba? It's a belief na when you're in the corporate world, it's very competitive. And may bukod pa dun, ha? Hindi mo na-mention, pero yung politics. Yes. May meron din lang sa government agency. Lalo na. Pero kumbaga, yung corporation, yung competitiveness ng corporation, samahan mo pa ng politics. Mm-hmm. I mean, it's a very bad recipe for
chaos. Very good recipe for chaos pala. So, totoo yun. And I've heard stories from other friends. Pero ako, ang swerte ko, kaya dahil sa company ko, hindi ko na-feel yun. Hindi ko na-feel. It's very competitive kasi, and let me talk about why I think yung mga corporation ay competitive. It's because a lot of corporations kasi play, ay naglalaro sa isang capitalist market, di ba? Mm-hmm. Where ang labanan ay pagandahan ng products, pagandahan ng service, pamurahan ng presyo. Mm-hmm. So, kailangan, lagi kang sa top of your game. If, for example, you're a consultant, like, dapat mas okay ka, inaaral mo yung ginagawa mo, tama yung advice na binibigay mo. True. And that's, dun, kaya walang choice ang mga corporation but to be competitive kasi otherwise maagawan ka ng client. Mm-hmm. And the very life of a corporation lies on whether you have clients or not. Kasi, di ba, they pay you. Di ba, sila yung nagbibigay sa'yo. Pera talaga kasi, oh. Oh, and yun naman ang purpose ng corporation, to make money. Mm-hmm. Di ba, for stockholders, ganyan. So, competitive sa amin. Pero, ang swerte ko, yung culture ng company namin na hanggang ngayon, proud ako to say, hindi nagbabago, ay sobrang hindi toxic. Very family-oriented yung company ko. Very forgiving. Mataas ang standards, pero hindi ka, you know, they won't kill you kapag nagkamali ka. Kasi parang kami sa amin, we embrace the idea that nobody is perfect. We strive for perfection and sana great quality of service. Di ba? Mm-hmm. We strive for it. But we don't dismiss yung fact na we're employing humans and humans commit mistake. Ako, in my career, dami kong mistakes. Pero, ito na, mapapa-existential na naman tayo. Pero, gano'n din eh. Na-apply mo sa life mo, di ba? Parang, hindi magkakamali in life. Magkakamali ka. Pero you have to pick yourself up. Again, cliche na naman. Pero gano'n talaga, adulthood. I think adulthood, ito sa mga introspection ko. Adulthood is actually where a lot of cliches na narinig mo before actually come true sa life mo. You get to understand. Parang, oo nga, no? Kaya pala yun yung sabi nila. Kaya pala yung sinasabi nila. So yung point mo. Yeah, very family-oriented yung ano. Yung company namin. Swerte ka sa, ano, sa napuntahan mong, ano, feeling ko sa lahat naman ng job, kahit sa government eh, parang talagang may toxic din. Minsan talaga saswertehin ka lang din kung saan ka mapupunta. Siguro yun din. Bosses, no? Yung mga ganun. Oo. Yung mga office mates. To be honest, di ba? Ako, at the same time, hindi, meron akong, di ba, ako sabi ko, gusto ko mag-corporate kasi feeling ko pag-corporate, mas objective, mas merits-based, di ba? Mas yung, kung competition, ganyan. So, walang palakasan system. Clear din sa akin noon na when I work, hindi ako mag-work sa government. Kasi sobra akong pasong-paso sa mga, you know, alam kong corruption, yeah. Palakasan system, kasi kakilala ni ganito, nakakapasok ng ganyan. So, iniwasan ko rin deliberately na mag-government. Hindi ako nag-civil service exam, ganyan. Talagang zero attempt to join the government dahil doon. Pero ikaw, as a someone who's worked sa government institutions na, di ba? Kasi marami ng, hindi lang one institution. Tama ba yung notion ko? May gusto ka bang i-correct about it? I think, yung kino-host ko to. Oo nga. Tama lang talaga, te. Naisali mo ako sa kudasin. Ako naman, te, nung nasa government ako, nawala yung ganun. Yung mga, akala ko din dati, palakasan system. In fairness dun sa mga napuntahan kong government agencies, walang ganun, na parang pag nag-apply ka ng job, yung pag nag-apply ka dun sa isang position, kahit wala kang kamag-anak. Kasi parang feeling ko, nung time nung mga magulang natin ganun, na yeah. Dun ka mag-apply, may kakilala ako dyan. Ngayon, hindi na yun uso. Hindi parang, na masyado. Oh, dahil hindi na at all. Hindi na masyado. Okay. Oh, feeling ko hindi na, kasi tagal ko na nga din. Ang dami ko dating napuntahan na iba't iba. Pero may mga ano pa rin, like mga boomers, ganyan. Pero feeling ko dahil yung mga government ngayon ay na-infiltrate na rin ng mga millennials. So,
umu-okay-okay na rin talaga. At ayun nga, parang nawala talaga yung ano ko na pag-government walang ginagawa. Dahil daming ginagawa pa rin. Tapos yung madaling mag-apply pag may kakilala, hindi talagang susuot ka pa rin sa butas ng karayom. Hindi na totoo, pero hindi ko sure for all. Ang chika lang, okay. Ayoko mag-judge, pero ganun pa rin yata pag mga local government. Parang ganun, pero kunyari yung mga LGU, medyo ganun. Kasi parang may experience ako recently. Tapos, feeling ko yung mga institutions na napasukan ko, okay naman. Okay, thank you. So, at least na thank you. Nastaka ko dun eh. Oo, feeling ko din, ganun, nung siguro nung medyo bata tayo, ganun kasi yung mga 90s siguro ganun. Pero nung dumadami na rin yung mga millennials at ano, Gen Z sa mga government agencies. Naka-proud din na somehow. Na, okay, I mean hindi naman, I'm sure hindi naman lahat ng nasa older generation ay corrupt, etc. Pero parang sa atin, sa generation natin, mas ano ba, mas may conscious effort tayo na tanggalin 'yon, na baguhin yung system, 'di ba? Saka tayo nakaka-inspire kapag may nami-meet ka na older na sa government, for example, ako na ano, very passionate talaga sa pag ano, naayusin yung mga sistema ng gobyerno. Yeah. Oo nga. Government. And yun nga, hindi ko alam kung dahil mas exposed lang ako to government people in our generation, or talagang hindi ko alam kung mas exposed lang ako sa nila or talaga lang iba yung, yun nga, deliberate effort natin nila, nyo, na ayusin. Ako, may mga college bashmates natin, when I talk to them, parang somehow, na-realize ko, parang hindi lahat ng nasa government ay mediocre or nagpapalipas ng oras na. Sorry po, medyo strongly worded sa mga government. Pero yun nga. At saka kasi parang ang hirap kasi i-generalize. Na kunyari, yung mga ano nga eh. For example, kapag nagra-rant sa Facebook, yung ayoko sabihin yung government entirely, na itong gobyerno, parang mas administration. Mas ano ako dun sa, yung admin, yung nasa taas. Pero yung, kasi lalo na ako, ang dami ko naman kakilala na sa government agencies talaga naman nag-work ng maayos. Ganyan. So, ang hirap din niya i-generalize. So, ayun te, parang medyo nako-compare na natin yung ano no, yung work sa government at sa corporate. Tapos sige, share mo naman yung pinaka naging kung meron kang pinaka biggest na challenge na kinaharap sa work mo diyan. At anong natutunan mo doon? Biggest challenge. Siguro biggest challenge ko yung isang nag-error ako. Ano pa lang, parang second year ko, nagka-error ako. Basta it's a document that should have been sent to my client. Kasi kailangan siya for settlement ng payment. Without payment, makakat yung insurance nila. So just to make you appreciate, anong ibig sabihin pag nakat yung insurance? If a company employs 300 employees, 300 empleyado, no? Lahat yan may life insurance na depende sa sweldo niya. For example, ang isang tao nag-earn ng 100,000 a month. Tapos ang benefit niya ay kumbaga 36 times the monthly basic salary. So we're talking about a coverage of 3.6 million. Okay? So pag sinabi kong nakakat yung coverage, kapag namatay ang tao na yun, hindi babayaran ni insurance company yung 3.6 million. So, kaninong magpo-point yung finger? Kasi kaninong kasalanan? Sabi. So, yun yung impact nun. So, malaki yan talaga. Oo, matindi. Hindi ko alam, di ba? I mean, nasa junior broker nun, hindi ko alam kung anong, what it entailed kung mapunta ako dun sa ganyan situation. So, nangyari na, I fucked up. Okay lang, may mga nagmumura nga dito ng balakas eh. So, yun, nagkamali ako, tapos hindi ko napadala. Tapos, ayan na, nagsasabi ng insurance company, okay, pag hindi nakabayad by this time, ikakat na namin yung coverage. Wala. So, walang ganyan. Pero kasi talaga, no? Diba?
So ako, ay dun talaga ako na stretch, parang ay ako nakipag alam mo 'yun, talagang sumulat ka sa kataas-taasan ng management ng insurance company explaining your side na it was an honest mistake. I was telling them I'm a junior ganyan. Na miss out ko and I'm not denying it, 'di ba? And I'm not denying it. I'm owning up to the mistake, pero please parang can you give me this this chance na wag naman dumiretso dun sa very bad consequence nung ano ko, nung mishap ko. Yun, I think yun yung pinaka-challenge, pinaka-naging challenge ko. If I were to pick one, ha? Marami. Pero if I were to pick one, yun yung pinaka. Kasi talaga stretch ka. Yun yung tipong umuwi ako sa bahay, hindi ako makatulog. Kasi hindi ko alam kung anong mangyayari. Hindi ko alam kung may trabaho pa ako the next week. Anong tutunan mo doon? Ano tutunan ko doon? Alam mo, ang tutunan ko doon is ano, para nasa umbrella of going back to the basic. Diba? If you have things to do today, do them. Don't set them aside for tomorrow or the next day. Kasi, makakalimutan mo yun. May chance na makakalimutan mo yun. Pag nakalimutan mo yun, hindi mo alam ang consequence. Diba? Ayun, napaka-simple. Very simple. I just had to ano, send it to my client. Hindi ko ginawa. And yun ang nangyari. Parang 1 month after, yun ang nangyari. So, to be yun, going back to basic, parang if you can do something ngayon, gawin mo na. Huwag mo na pagpabukas. Tapos yung mga maliliit na parang sometimes iisipin mo yung mga trabaho na very, ano, very minimal. Very mga ganyan lang. Maliliit lang. Hindi eh, may impact sila eh. Diba? True. And I was a junior then. And realization ko, again, another cliche, diba? Parang, nasan ka mang corner dyan, gano'n man kaliit yung contribution mo in a project or in a whole process, matters. There's a reason why you're there. And you have to give it your all. You have to do your best. Kasi, kumbaga, para kayong mga gears eh, diba? Kapag part ka ng isang team, para kayong mga gears. So you could be a small gear, di ba? Maliit na gear. Mm-hmm. Pero kapag yung pag nawala ka, hindi naaandar yung buong machine. True. Di ba? So kahit small na gear ka, dapat umiikot ka well. Yeah. Eh, dapat mag-ano ka ng podcast mo. Ang dami mong mga ano. Mahilig mag-homilies. Analysis, realizations. Hindi, pero maganda. Ganto naman ako lagi. No? Oo, te. Medyo ganyan ka nga lagi. Medyo ganyan ka lagi. Paglaseng. Sa beach. Diba? Sa beach. May beer. Ah, saya. Kakamiss! Tapos may iya ka na. Ba't ako may iya? Balik tayo dito. Pwede na dito bumalik. Ah, pwede na. O, yan yung pala. Kasi Kalatagan. Ang swerte niya. Kasi swerte niya ni Brian. Kasi nasa beach area siya. So, Hindi niya na-miss ang karagatan. So, bike-bike lang yan during the pandemic. Mm-mm. Eh, ayun. Saya. Ano? May lesson na naman ako ng pandemic. If you're looking to invest, invest kayo sa mga ano, province. Invest kayo sa mga province. Mm. Bakit? I mean, we don't know what the new normal looks like. Diba? Oh. We don't know what the new normal looks like. There are talks na, like ako, for one, may company ako na talagang set na sila, work from home na sila. Perhaps. Oo, oh, may work from home na sila. And I don't know, baka may mga magfa-follow suit, di ba? And sa Manila, crowded na. I mean, I don't have to tell you this. Ang crowded na sa Manila, ang polluted na sa Manila. Ang mahal ng property sa Manila. So, find properties sa true. Province. Alam mo, I think yung age natin, sorry Justin. Okay lang, go lang. Sorry. Yung age natin, naghahanap ng ng investment, di ba? Dito tayo sa age na pwede na so, nakabili-bili ka na ng mga lupa dyan. Investment. Ng beach, ano? Secret. Kasi, naman magtayo ka na resort dyan, ha? Pero gets kita, te. Kasi nung medyo bata-bata nga tayo, laging, yun nga, kanina nabanggit ko, gusto ko sa Makati, gusto ko sa gitna ng city, gusto mo doon mag-work. Kasi parang, yun yung dream eh, di ba? Parang, gusto mo sa Manila. Pero, habang tumatanda ka, ako, super enjoy ko yung work from home. Kasi hindi na ako babiyahe, hindi na ako luluwas, hindi ako magrerenta. Though minsan, gets mo na, minsan nakakamiss yung mga buhay doon na, ano, nightlife, ganyan. Pero, kung practical, nightlife.
Na hindi night live yung kain-kain lang. Sana party kasi yung mga, pala. Hindi ako party, mga gigs na lang, mga ganun. Pero alam mo nung, yun nga, parang mas matipid, mas practical kapag nasa probinsya talaga. Parang, ewan ko, nabanggit ko na sa isang episode dito, sabi ko, parang gusto ko maghanap na lang ng work dito, ha? Na malapit, or parang nakaka-stress na lumuwas-luwas, makipagsiksikan sa traffic, ganun. Ikaw, ang tagal mo na dyan, di ba? Anong perks of, ano, I mean, I'm sure you could share perks of living in the province. Living in the province, working in the province. Siguro ano, yun nga, alam mo parang may time nga na parang gusto ko na lang maghanap ng, kung napakinggan nyo yung freelancing episode with ano Reg Onkiko, parang sobrang na-inspire ako doon. Hindi pa na. Hi, Reg. Sobrang inspired ako doon sa kanya kasi ano siya eh, nag-quit siya ng government work to work na ano, na maging remote worker na. Tapos parang sabi ko, sige makaipon-ipon lang saka makahanap nga ng stable lang din na remote work. Parang okay na for me. Ayoko na talaga ng kamay nila. Yun yung mga natutunan ko na okay na din lang naman sa probinsya. Minsan nakakamiss, pero kung naisip ko naman, mas nakatipid ako. Tapos, ano bang priority ko? Parang ganun. Mapapacheck ka din ng priorities mo. Ang priority mo ba talaga ay makapag-fixigan sa Maynila para lang makipag-day? Charot, di ba? Makapag-labas-labas, ganun. Just ikaw pala, as a government employee, anong pinaka-challenge, pinaka-naging challenge mo? No, I'm really curious to know. Oo. Meron akong experience katulad sa'yo na ayoko kapag may malaking pera na involved, na kapag hindi ko nagawa, may magsasuffer. Yung parang yung share mo kanina, parang meron, nagkaroon ako ng job sa government na hindi communication. Kaya mas bet ko rin yung communication kasi mas promotion yung mga nagagamit ko yung creativity ko din talaga. Mm-hmm. Parang may work ako na ano siya, project management. So medyo admin task din na may kailangan ipasa, ganyan. So parang may ganun din na may hindi ako nagawang document. Kaya hindi nabigyan ng budget yung isang project. Na-delay, ganun. Mm-hmm. Yun, yung parang ayoko nang may malaking pera na involved. Kasi asa mahirap. Wala akong pang-aabon. Just, saka ayaw na ayaw ko yung, ano, yung ang haba ng proseso ng pagbibid, yung mga bidding-bidding, ganyan. Ayun ang medyo, ano pa rin sa government, ang bagal ng proseso ng finance, ng admin. Parang, na ang daming documents pa rin, na parang hindi naman na, pwede namang palagpasin na, mga gano'n na. Pwedeng hindi na. Paano mo na ano yun? Paano ka nag-cope doon? And ano natutunan mo? Binalik yung tanong. Hindi ko na maalala. 2014 ata yun, 2013. Basta nang mga medyo bata pa ako nung nagtatrabaho. Hindi na resolve. Hindi, parang ano, may ibang sinisa. Joke. Shout out. Dun pero sa meron din akong, ano, kinausap din. Pero hindi yung katulad sa'yo na kataas-taasan ng company niyo yung kinausap. Parang, basta yun din, dumating din sa, inayos within the, yung mga management, ganyan. Hindi ko na rin masyadong maalala, pero din ako, ayoko talaga nung yung pagpera yung involved. Kasi nakakatakot. Natatakot ako. Okay lang yung pagpera involved, basta papunta sa bank account natin. Oo naman, yes naman. Pasok. Parang pag yung mga dadaan. Pero hindi sa'yo, te. Yung hindi sa'yo, pero ikaw yung may... Ayoko. Ano din, siguro, ang natutunan ko pa sa government, yung ano, makasalamuhan ng iba't ibang mga tao din. Feeling ko, ikaw rin naman, sa work, marami ito talaga. Natututo tayo to deal with best different English, types of people. Yes, yun. Nakikita ko recently posted, parang about, ano? May mga tao doon na nagsasabi na hypocrite ka. Ka? Ako? Na hypocrite ang isang tao. Kapag? Yung isang tao, for example, hypocrite ang isang tao kapag they don't really like the person. Pero kapag kausap nila, civil sila. Parang that daw is hypocrisy.
Pero ang ganda ng post, pero na sinasabi na, no, that's just basic decency. Mm-mm. Parang, true. Meron tayong personalities, may characters tayo and preferences tayo sa ibang tao growing up, di ba? Nabibuild yan as we grow up. Pero, pag matanda ka na, hindi pwedeng lahat mag-a-adjust sa'yo. Hindi pwedeng porkit ayaw mo siya, hindi mo siya kakausapin. Yes. Diba? Lalo hindi na pag porkit, sa work, te. Ano yung hindi uusap yung work? Tapos, diba? Plastic. Exactly. You will learn how to deal with them. Oo. Not necessarily plastic. Kasi, I think that's the very point na rinirefute nung post. Na hindi yun ka-plastican. That's just decency. Diba? Okay. That's human decency. Diba? Pagkausap ko, hindi ako nice sa'yo. Kumbaga, magiging plastic ako if I don't like you, I hate you, pero sa harap mo, ang nice ko sa'yo, chinachami kita. So, oo, hindi din ako ganun. Pero kapag kaharap lang kita and, you know, parang, okay lang tayo, hey, just ganyan. That's, ano lang, being civil and yes, not hypocrisy. Oh, gets. Parang ako, ano ko kasi doon, parang, baka mali lang yung term na kaya kong mamlastic. Yung parang kaya kong makapag-usap sa kahit ikaw, but yung pag-work lang, edi work lang, pero hindi para i-friend kita, like, chami-chami. Mm. Yun nga. Gets. Yeah. Natutunan ko din yan. Kasi, hindi ka plastic yan. Plastic kapag, pagbabalik ta rin mo yung nararamdaman mo, that's, yun yung plastic yan. Pero, neutral, ano lang, detached. Civil. That's being civil. Yes. Civil war. Hindi plasticity. Sa tingin mo, ano na lang yung parang natutunan mo. Natutuhan pala. Mali pala yung natutunan pala. Natutuhan mo na dahil nandyan ka, nag-stay sa work mo. Ano, parang a few of what I've said kanina, parang combination of them, parang one is that you're there for a purpose, di ba? Hindi ka hinire kasi kailangan lang nila maraming tao. Hindi, di ba? They spend salary on you. They spend benefits on you. So you're there for a purpose. Second, most often than not, di ba? Kapag hinire ka, you're trusted. So merong trust na binigay sa'yo. So dapat susuklian mo yun. Mm-hmm. Ibigyan mo yan ng, your best quality of work. You know, by showing up on time, delivering deliverables on time. So, alam mo yun. And hindi naman libre eh, di ba? They pay you. May salary ka. And yung salary mo, depende sa contribution mo sa company, di ba? Calibrated yun. Ano bang binabayad siya for your expertise? Hindi, ang last point integrity. Hindi lang tas nasa corporate world, kahit nasaan dapat yes, meron integrity. Oo. Eh, and ang hirap i-explain actually ng word integrity, di ba? Hindi mo ma, ano ba? Nasa core namin yan, pero Tagalog term. Core values. ang nasa pinaka core niya actually ay being truthful and honest. Yes. Di ba? Being kumbaga doing what you said you're going to do. Di ba? Or being who you said you are, di ba? So yun yung ano. And hindi lang siya sa work, sa buhay. Sa buhay. Yung mga yun, meron ka. Parang, you have those values. Magandang ano, Tete, ha? Magandang, naisip ko na ang ganda nung episode natin na pangbungad. Kasi parang minsan, lalo na ngayon, parang, ang daming gustong mag-resign, no? Ang daming hindi inspired. Oh, ngayon, resignation season yan. Yes, pandemic pa rin. Diyos ko, episode 2 na, pandemic pa rin. Ay, season 2 na, nasa pandemic pa rin tayo. Ayun, te. Hindi nga lang din yung mga sinabi mo, hindi lang siya mag-apply sa work din eh, kahit sa hobby or may business ka, di ba? Yeah, Oo. Oo, di ba? So, te, kasi ngayon nga, parang ang nakita ko talaga sa'yo is climbing the corporate ladder. Climbing the corporate ladder eh. The corporate ladder. Iyan talaga yung, anong nakikita mong, parang medyo ako. Yung interview sa job interview. Interview sa trabaho. Anong plans mo, as in, to continue climbing the corporate ladder?
They want to have their own business, mga ganun. What's your plan? Kunyari, walang actually, pandemic. I don't see... Kunyari, walang pandemic. Ano, parang medyo yung direction ko or yung goal ko took a turn last year. Eh, well, itong pandemic, di ba? Ang dami introspection eh. Di ba sabi ko nga sa'yo? Parang ang daming... Push mo na ako sa end of the year kasi parang medyo marami pang introspection, ganyan. And true enough, yan, one of, mga, isa sa mga nangyari ay nagbago yung feeling ko ay goal ko. So akala ko before, dire-direcho yung plan ko na promote, get a leadership role, be a leader, be a manager. Parang na-realize ko nito na parang I don't want to get it ng hilaw ako. Kasi before may goal ako, by 30th dapat ito na yung position ko. May 35 years old, dapat ito yung position ko. May ganyan ako. Pero parang, at 30, kung magiging people manager ako, ano na ba ako? Handa na ba ako para gawin yun? Handa na ba talaga akong ang daming iba-ibang klase ng trabaho. Diba? Maraming iba-ibang klase ng trabaho. Pero isa sa pinakamahirap ay ang pagmamanage ng mga tao. Hindi yan mga numbers na kaya mong i-manipulate sa Excel spreadsheet, di ba? Hindi yan poster na kaya mong ganyan. It's managing people. It's people. And people by nature are very complex. You deal with emotions. You deal with goals. You deal with attitudes, di ba? Ganyan. Yeah. So, natutunan ko, ang hirap maging people manager. And kung gusto ko maging people manager just for the title, by 30th, I don't think magiging... optimal yon for me and for the company. Kasi hindi pa ako ready to do it. Diba? So parang ngayon, medyo nagbabago yung ano ko, nagbabago yung goal ko na parang mas gusto ko munang maging mas magaling, mas expert pa sa ginagawa ko. Maybe expand, diba? Expand yung, diba? Ito yung ginagawa ko. Gusto ko mag-expand pa. So ang gusto ko this year, ay horizontal growth instead of vertical. Diba? Ang vertical, kasi diba yung climb, promotion, ganyan, getting a new title. Parang nitong pandemic na realize ko, mas gusto ko pang mapalawak yung expertise ko sa ginagawa ko. So, at least ngayong taon, yun yung plan ko to do. Parang get more work na hindi ko masyadong expertise at tutunan yun, aralin yon and gumaling doon. Not necessarily to move up na naman. So, yun yung learning, yung prospect ko in terms of career. Mas learning this year. Yun yung prospect ko. Yes. Ikaw ba? Thank you, ha? Kaya ako naman. Bukod sa ano? Bukod sa nag-ahanap ka ng asawa? O, hindi ako nag-ahanap. Pwedeng jawa lang. Just. Oy mo. Ay, alam mo, ever since yun lang ang tingin mo sa akin. Simula nung college, te. May hanap na asawa. Ridiculous. Siyempre dati, jowa. Pero nung joke lang yun. Oh. Ako naman, te, ang nai-realize ko naman, parang ang hinahanap ko na lang ay stability. Na hindi ko na... Hindi boyfriend. Sorry. Sa boy, sa relationship. Hindi, kasi parang dati gusto ko din magma-masters ako para ma-promote ako, para next naman, baka PhD, ganun. Nag-masters ako, tapos parang di ako happy. Alam mo yun, siguro yung mga nakikinig sa ko dati rin, na hindi ko tinuloy kasi parang piniko, hindi ko nakikita ang sarili ko na mag-aral uli. Pero kung gusto ko nga magtagal sa government, kailangan ko yun. Pero ngayon, nung ang na-realize ko nga, yung gusto ko na lang talaga ng stable job, tapos mag-business na lang ako on the side. Na ayoko nang sobra ding, ayoko na nung sobra. Kasi feeling ko, the higher the position ka or the higher the responsibilities, mas nababawasan yung time. Stress level, yung mas mababawasan yung time ko sa ganito, sa side hassles ko, sa mga side kineme ko, like pag-vlog ganyan. Pero kung magiging sikat na vlogger ko, okay lang. Okay na lang yun ang ano mo, goal mo. Hindi ko siya sobrang goal, pero kasi, sobrang mo, okay sa akin yun kapag nangyari yun sa akin. Bakit? Alam mo bakit? Kasi may elements siya ng pag-aartista na isa sa mga
goal mo, 'di ba? May element siya ng pagiging business woman. Mm. 'Di ba? Kasi may pera siya, tapos meron kang merch, meron kang partnership. Gusto ko yung te, kaperahan talaga. Yan at yan la. Na tapos gusto mo pa yung ginagawa mo kaysa yung vlogging. Gusto ko din talaga siya. So passion mo pa. Yeah, passion yung sa harap ng camera. Oo, medyo talaga yun. Harap at likod ng camera. With Jess Abirilia. Kasi ako din nag-e-edit lahat. So, ako talaga yung harap at likod. So, okay. Ayun ako. Ito naman. Lagi ko din tinatanong sa mga ka-ano natin. Ano yun? Sa mga kakuda. Sorry. Hindi ko nasagot yung tanong mo. Gusto ko mag-business. Sure ako hindi ko gusto mag-business. Ah, sure. Ayaw mag-business. Siguro, ang the closest na pwede kong gawin sa pag-business ay siguro kapag yung medyo really financially very stable na, magkatayo lang ako ng ano, like hostel resort dito sa amin. Mm-hmm. Tapos may coffee. Kasi, di ba, mahilig ako, foodie ako, mahilig ako kumain. So, actually, gusto kong mag-aral konti ng culinary para medyo may culinary arts, di ba, para marunong ako konti ganyan. Mga sinaing na tulingan. Ano rin, ngayon, mga ganyan, na with, ano, with cilantro. Hindi, gusto yung mga fancy na, ano, yung mga salmon, ganyan. Oh. Tapos ngayon, ito, natutuwa akong mag, ano, mag-mix ng drinks. So, gusto ko rin mag-aral ng bartending. So, gusto ko yun. Tapos i-apply ko siya pag meron akong hostel, merong bar, then coffee, then meron akong bike for rent or whatever for rent. Diyan. Mga ganun. Yun ang closest siguro na I can get to in having a business. Ako parang gusto ko rin ng coffee shop ganyan. Tapos nandun yung mga merch ko. Draw feeling. Asaya mga pwede harap. Pwede kang magtinda sa coffee shop ko ng merch mo. Oo. Jazzy Avril merch. Available at Calatagan, Batangas. Badong's Cafe. Bad coffee. So, eto. Bad cafe. Ay, gusto mo yan. O, may pangalan na siya. Kung hindi ka nasa corporate world ngayon, anong ginagawa mo? Ano yung parang isang pangarap na gusto mo rin sana, pero andito ka ngayon eh. Kuwari ako, gusto ko mag-artista. Tingin ko, and hanggang ngayon naman, ano, sumagi si Jason Mraz. At dahil dyan, so, yung singer. Oo, te. Kasi, alam mo, pansin ko talaga sa'yo since college. Hindi ko sinesegue. Hindi niya sineseg. Ako nagsegue. Mahilig ako kumanta. So, dahil po dyan, mga koda, pwede po bang kaming mag-request ng sample na kanta? Wag na. Te! Seryoso ba? Oo. Nag-alala, kung yung minus one. Dahil gusto ko rin talaga makinig niyo yung boses ni Brian kasi ba baka may mga nakikinig dito na mga ano. Wow. Manager. Ano bang gusto mong kantahin ko? Yeah, it's sad to be gago. Ay, ano, gusto ko lagi mo kinakanta yung Gravity. It's working. Wait. Gusto ko yung ready na po siya, mga kakuda. Alam ko na, may LSS ako kahapon, yun na lang. Dep, kasi nga, simula ka rin, mahilig na talaga si Brian kumanta. Huwag mo i-play yung, ano, ipi-play mo yung ano? Yung video okay lang, te, baka makapiright tayo. Video okay lang. Ano kung magigitara ka? Yung ano lang? Hindi nakatono yung ano ko. Okay. Ukulele. Papatono kay Mariel. Mariel, patono. Ay, nakikinig si Mariel lagi ng Kudase. Shout out, Mariel. Guess mo dito si Mariel. Guess mo yun dito. Oo nga, ayun na nakapira na yun. Minessage. Pagiging artsy. Let's welcome sa Kudase serie. In another just world, singer na po si Brian Batong in the house. Elig mo? Bumita ko. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold and your dreams are failing the ones we hear are the worst of all and the blood's run stale
I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is why kingdom come, this is why kingdom come. When you feel in my heart, but can't you see my eyes? Okay na, okay na, taas. Alright, and that was Brian Batong, only here at LBFM 97.4. Just ikat mo yung lyrics. Medyo ay, ano ka ikat dun? Ikat mo yung chorus. Pabebe ka doon, te. Hindi, pero maganda po talaga basa si Brian. Plano talaga nga namin mag-do it kami dito. Pero para medyo napalayo na ako sa aming topic. So, ayun. Brian, thank you for giving us a sample song. Sa Wising na lang. Abangan nyo. Abangan nyo na lang mag-upload na kami sa Wising. Baka may Wising. Mga gusto kang i-promote. I-promote, i-shout out. Wala. 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 Oh, sige. Working to make a difference in sa lahat. Ano ba to? Sa maliit na corner natin sa mundo. So now more than ever, kailangan natin magtulungan, kailangan natin to make a difference, to be responsible, and help each other. Yun ang magtulungan. Pero yun, ganok, nasan ka man, gano'n man kaliit yung contribution mo sa tingin mo, it all makes a difference. So let's all strive to be good human beings every day. Aww. Wala na akong ganda. Wala na akong gustong ilagdag doon. Buti na lang talaga din, may mga very articulate akong mga kaibigan na ano lang talaga ako eh, host lang talaga. Tatanungin ko lang kayo para mailabas nyo at maging empowered kayo. So, ayun, thank you so much, Brian, kasi ako din, at least, just alam, thanks. Nakita ko na ay, ayun nga, ngayon ko lang nalaman talaga yung specific mong mga ginagawa at yung ano bang, may konting pasilip tayo sa buhay sa corporate world. At thank you sa mga nakinig. If you like this episode, if you like this episode, please follow Kudaserye on Spotify. We are also on YouTube. Pwede nyo rin po panoorin ito sa YouTube. Subscribe to my channel, Jazz Aberdilia. At aside from Spotify, we are also on Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, and you can also join our after podcast Kudaserye group at hanapin nyo lang dyan sa FB Kudaserye after podcast group. Basta na may Facebook group tayo at eto na lang, Instagram. Meron tayo nasa Instagram ang Kudaserye at Kudaserye. At share nyo lang tong episode if you shared this episode sa inyong IG stories. Ay, shout out ko kayo sa next episode. Yun ang aking bagong pakulo. Ang mag-shoutout ng mga sumusuporta sa Kudaserye. Ayun, Brian, magbabay na tayo sa mga Jasters. Bye, Jasters! Bye, Jasters! Salamat, maraming salamat. Thanks, Tech!